Okay, let's pray. Let's pray. Father in heaven, we thank you for our safe travel. Nakarating kami dito sa Balawan, La Union. Thank you for the food that is set before us. May you bless this food to make it for the nourishment of our bodies. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, mga kaibigan. Nandito kami with my family. Pakita mo mga pamilya. Yan, ang aking apo. Gwapa nga po. Nandito ako sa Kaduyog Eatery sa Barangay Bumol, Balawan, La Union. May nakapagsabi sa akin na ano daw, nagsiserve sila dito ng pinakapaboritong putahe ni Tatay Digong. Oh, di ba, what? La Union, nakaabot dito ang putahe ni Tatay Digong. Okay. Ito na po ang putahe ni Tatay Digong, oh. Ang tawag daw dito, bulkacong. Oh, first time kong matikman. Okay, aside sa bulkacong, ipakita mo yan, oh. Yan, Peking duck. Wow. Peking? Peking duck. Ano yan? Kilawin na kambing. May papaitan din sila and other Filipino food. Dinakdakan. Dinakdakan pala, Ilocano. Okay. Hey, kailyak nga taga Ilocos. Tikman natin ang bulkacong ni Tatay Digong. Wow! Naimas! Artista po. Hmm. Nagmayatin. Tawagin natin yung... ito yung may-ari ng restaurant, oh. Nag-imas, Opo. Ay, kumain na rin kayo, ah. Ano ba yan? Kain na. Ano pong pangalan nyo, iyo? Hilmer Fernandez, sir. Okay, Hilmer Fernandez. Itong Kaduyog, ilang pa na ba ito? Ilang buwan o ilang taon? Mag-go 1 month pa lang, sir. Wow! Sa katapusan. Kasi nag-start kami June 1. June 1? Na nag-start. Ang sarap naman itong bulkacong. So, tagalaon yun kayo. Yes, sir. Paano mo nalaman yung ganitong... paano mo nalaman na ito ang pinakapaboritong putahe ni Tatay Digong? At paano ka natuto? Tinuro yan ng kuya ko, sir. Kasi yung kuya ko, sundalo, nung na-assign siya sa Davao, doon din niya natutunan tong putaheng ito. Okay. At ayon sa mga taga Davao, ito yung isa sa mga paboritong putahe ni President Digong na baka or kalabaw, sir. Okay. So, please comment yung mga subscribers na taga Davao area. Totoo ba nga ito ang isa sa pinakapaborito ni Tatay Digong, bulkacong? Okay, nabanggit mo baka. Ito nga, baka nga. Grabe! Parang balbakwa na ano. Parang siyang balbakwa. Okay, i-describe mo ko nung iyo. Ano yung mga laman sa baka? I-describe mo itong putahe na ito. Yes, sir. Actually, ni-revise ko na ito plato. Mas maging patok sa mga mamimili natin. Okay. Original. So, ang original muna, original. Ang original recipe nito, sir, Juan, buto-buto siya. Okay. Including yung pata ng baka. Okay. Yung pata. Kaya malapot yung sabaw. So may pata, tapos laman. Laman ng baka. Laman ng baka. Pero karamihan, sir, buto. Buto. Yung part na mabuto ng baka dito sa may hita. Okay. Ngayon, syempre, bilang negosyante, iniisip ko rin na kung buto yung makikita ng mga customer, baka umatras sila kasi buto naman yan. Ang mahal-mahal ng presyo tapos buto lang ang makukuha. Kaya ni-revise ko konti, sir. Kaya kung mapapansin ninyo, mas madami na siyang laman. Kaya nga, laman. Ayan, laman. Wala nang buto. Wala nang buto, sir. Very attractive nga. Yes, sir. Ngayon, para ma-maintain ko yung thickness ng kanya, thickness ng sabaw, nilagyan ko siya ng maskara. Maskara ng baka. Or sa Iloco, ngiw-ngiw ang tawag doon. Dito, kaya pala malapot. Kaya malapot, sir. Oo. Malapot. Promise! Mas malasa. Promise! Yung unang
subscriber na makakain dito, ilibre ko. Oh. Wow. May kunting anghang. Ano yes, yung sir. Anghang sa iyo na yon? Ah, sir. Bali may ano, sandali. Balik tayo sa kapatid mo. Sino yung kapatid mo na nasa sa Davao? Si Major Hilmer Fernandez, sir. Bakit Hilmer. Sa Hilmer? Nakakatandang kapatid? O, kuya ko, sir. Kuya mo? Kailan siya na-assign sa Davao? Army, sir. Kung hindi ako nagkakamali, mga 2012, mga ganun, sir. Ah, batalyon? Yes, sir. Batalyon. So, mga ilang years siya doon? Mga umabot din siguro ng 6 hanggang 5 to 6 years, sir. Ah, matagal pala. Matagal-tagal din. So, siya na ang nagturo sa iyo? Yes, sir. Tinuro sa akin. Kailan niya tinuro? Last year lang, sir. Actually, tinuro niya. Inintroduce niya to sa amin. Niluto niya sa bahay sa Bangar. Tapos, yun, natikman ko. Sabi ko, in ito sa panlasa ng mga Ilocano. Kasi yung mga Ilocano, mahilig din sa sabaw, sir. At saka, parang, anong kwan sa Ilocano ito? May kahawig, sir. Sinanglaw. Sinanglaw? Mga panak ng Ilocano. Kasla sinanglaw ngam na imiimas. Mas malasa, sir. Mas malasa kaysa sinanglaw. Kasi sinanglaw, puro laman loob lang. Yes, sir. At saka simpleng-simple yung regado ng sinanglaw, eh. Luya at kwan lang, eh. Luya, tapos sibuyas. Ito, madami. Madami siyang regado. Okay. Presyo naman. Ito ba ang usual serving ninyo? Ito, sir. Ito. Itong okay. Gamit mo, sir. Magkano ang isang ganito? 100 lang yan, sir. Wow! 100 lang. Kasulit na sulit yung laman niya. Pwede bang turuan mo rin ako? Okay sir, no problem. Yan o, 100 pesos? Oo, 100 pesos na yan. Jackpot. Okay, dito naman, Peking Duck. Yes sir. So ito yung normal lang pa to? Hindi sir, hindi yan Muscovy. Ano? Hindi yan katulad ng native duck natin. Ang tawag dyan, yung variety kasi nyan, Peking. Ah, Peking? Peking, walang G. Normally kasi pag narinig natin yung Peking, yung may G, akala natin yun yung one, yun yung Chinese. Yun yung variety ng pato. Hindi pala, yung Peking duck, yan yung traditional Chinese way of cooking Peking duck. Yun po yung niro-roast nila na naka-vertical. Sandali ha, ang sarap din! Grabe! Fast growing kasi yung mga yan sir, 2 months lang, pwede mo nang katayin. Kaya unlike doon sa native duck natin, na Muscovy duck, maghihintay ka ng at least 8 months. Kaya pag kinatay mo, makunat. Ito, bata ito, pa. 2 months lang yan sir. Ibig sabihin, ikaw nang nag-aalaga. Yes sir, ako na mismo nag-aalaga para makatipid. Kasi mahal ang live weight niyan sa mga farm. Okay, so ito, isang Peking duck na ito o dalawa? Dalawa yan sir, dalawa na yan. So, ang isang Peking duck, magkano naman? Yan sir, 400 ang bentahan dyan. Wow, mura! Yes sir, mura na siya compared doon sa... Malambot! Sa mga gumagawa niyan sa Manila, nasa 4,000 daw. Pero yung traditional talaga, yung cooking nila, niro-roast nila na naka-vertical. Ito naman, sa akin, syempre wala tayong malaking oven sa ngayon. Kaya kwan lang siya, deep-fried. Deep sa fried. Mantika. Malasa po. Crunchy. Oh! Ay, okay, kayo naman. Anong natikman niyo na yung bulkatsyong? Apo. Anong lagi? Interview. Anong, yung totoo lang ha? Ano ang masasabi mo sa bulkatsyong? Very memorable. Babalik-balikan mo sa... Wow! Star ng show. Mainit. Sarap. Ito naman, ikaw, iho. Natikman mo ng bulkatsyong. Ako. Anong masasabi mo? Parang, ano siya, good combination ng lapit, sinaglaw, lapit. Sinanglaw, sinanglaw, tsaka yung balbakwa. Minus yung sobrang lapot na, di ba pag balbakwa sobrang... Isay Ilocano kasi. Pag balbakwa, sobrang lapot sa bibig. Ito, sakto lang. Tapos, maraming spices. Yun. Okay. Paano yung ano? May variety ka ba? May mga tao kasi na ayaw ng anghang. So, pwedeng mag-order sila na walang anghang. Yes, sir. Tinatanggal ko yung green na sili. Mm. Ngayon, yung mga, may mga tao naman na gusto ng anghang. Magdadagdag ako. Okay.